guys, and hello everyone, and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Dexter, here, and for today's video guys, gagawa tayo ng alternatibong pesticides na pamuksa sa mga insekto, bugs, or ants sa ating pananim tulad ng tanim kong sitaw. Sobrang dami niyang insekto. Kaya nga guys, yung ibang bunga o yung ibang bulaklak ng aking sitaw ay hindi tumutuloy at nahuhulog na lang dahil sa mga insektong to. So ngayon guys, tuturuan ko kayo ng napakadali at napakamurang pesticides except sa mga chemical na ginagamit normally sa ating mga halaman o sa pang-spray sa palayan o sa ibang gulay. So ngayon guys, yung ating gagawin din ay ating makikita lang sa ating kusina. So guys, without further ado, let's go! Ito yung tanim kong sitaw guys, sobrang dami niyang insekto. So for today, atin siyang gagawa ng alternative na pesticides para pumuksa sa mga bugs, insects, at mga langgam na sumisira sa ating pananim. So ito na guys yung mga ating kakailanganin o mga ingredients sa paggawa ng alternatibong pesticides para sa ating mga pananim. Unang-una, tubig guys na malinis na 1 litro, ayan. Kailangan guys malinis yung ating gagamitin. Pangalawa, any dishwash guys na panghugas sa pinggan o any brand, basta ganito guys, kasi ito ang pinaka use para masuffocate yung mga insecto, bugs, or ants. Pangatlo guys, suka. Suka ang pinaka guys, ang use naman ito ay para insects repellent, para mataboy yung mga insecto kasi nga yung amoy nito medyo matapang. So kailangan din natin ng spoon para sa paghahalo. So ngayon guys, so ang kailangan lang nating suka ay 1 kutsarang suka lang. So 1 kutsara lang ating kukuning suka kasi matapang to guys eh. Kasi pag ninamihan nyo guys yung suka nyo, ang pinaka tendency nito baka masundog yung ating dahon ng halaman o yung bulaklak. So make sure lang talaga guys, 1 kutsara lang ng suka yung ating gagamitin. Second guys ay 4 patak ng Joy or any dishwash. Ayan. Ay, hindi ko kutsarahin. So, 4 patak. Tanggal ang insektong 1 katutak. 3, 4. So guys, make sure lang na mag-i-spray kayo ng ganito sa hapon para hindi masundog yung ating mga halaman o yung dahon o yung bulaklak kasi nga medyo matapang to. Kapag sa umaga nyo to in-spray, ang tendency nito yung araw, sobrang diba, sobrang init ng araw, masusunog o madadamage yung ating mga bulaklak, especially yung mga dahon guys. So make sure lang talaga na hapon kayo mag-i-spray. Once a week lang guys yung gagawin to kasi medyo matapang yung mixture. Yan lang guys, inyo lang haluin, inyo lang kalugin para mag-mix yung kanyang liquid. So ngayon guys, i-apply ko na ito sa aking pananim at ating titingnan kung anong magiging pagbabago sa aking tanim na sitaw. Actually, hapon na ngayon, so perfect na oras na ito para i-spray yung mga insekto. So ipapakita ko sa inyo manual yung pag-i-spray guys. So meron ako ditong spray bottle, ayan, para sa pag-spray ng aking halaman. So atin na siyang isasalin. Doon ko mismo i-spray sa mga insekto. So hapon na ngayon, 5 p.m. So perfect. Or guys, sa pag mga 5:30 kayo mag-i-spray ha, para iwas tayo damage ng halaman. Sure natin. So tara na sa garden. Oh,
makikita nyo guys yung pagbabago ng ating panim, medyo na lessen o nabawasan yung mga insekto na nakakapit sa mga bulaklak at bunga nito. So talagang guys, effective talaga yung ating ginawang alternatibong pesticides para sa mga peste. Although meron pa natira, pero actually makapatay na siguro yan, or yung mga naiwan na lang siguro. So kayo guys, if you are may talim kayong mga itong gulay or mga halaman sa inyo na merong mga peste, much better guys gawin nyo yung mga naginawa ko, kasi sobra siyang effective at pwede siya sa kahit anong gulay o halaman. Mas okay yan guys kasi mga pang-spray na mga yung mga ano guys, normally pang-spray yung mga lason o yung matapang na amoy, actually masama yun sa baga natin eh, at sa pang sa ating amoy, nakakahilo yun guys eh. So mas okay kung meron kayong suka o ano, dishwash, gawin nyo lang guys yung procedure, yung aking procedure na ginawa para guys maging healthy yung ating panim. Ayan, pwede rin guys sa mga kalabasa, sa okra nyo guys, ayan, sa sili. Actually yung sili ko dito healthy naman siya eh. Yung sili ko dito nabunga na siya. Ayan, bubunga na siya. Sa kamatis, mayroon akong guys kamatis or guys talong. Ito yung sili. Ito guys, yung sili ko, medyan healthy naman siya, wala siyang uud kasi nga ino-sprayhan ko din siya ng pesticides. Ayan. Marami siyang bunga. Especially kung meron kayong mga, ayan lang. Ito labanus, pechay, ayan guys. Yung mga leafy vegetables natin ang kailangan nating ano alagaan para hindi siya mapeste. So ayun lang guys, I hope nakatulong ako at naka-share ako ng ideas sa inyo kung paano puksain yung mga common pests na pumapatay sa ating mga halaman. And guys, don't forget to subscribe our channel for more ideas and kaalaman sa pag-aalagaan nating halaman. Actually, ito meron na siyang balag. Nagawa ko siya ng balag para dito siya gumapang. Ayan. Para hindi tayo bumili sa palengke kasi sobrang talagang mahal ng gulay ngayon. Yan, meron ako. Talong, okra, natanim. And lagi tayo mag-ingat guys, and God bless, and see you on my next vlog.